Life begins at 40. Yung bang katabi mo may 40 na kaya yan? Yeah. Alam nyo, mayroon kong text message. Ang galing talaga ng Pinoy. How simple one-liners can really just hit the point. Sabi ko ng text message, mabuti pa yung tanghali. Tapat. Tanghaling tapat. Pero marami sa akin, ayaw man lang, hindi tayo tapat, hindi man lang matanong masabi yung age. No? So today, maybe usapang tapatan lang. I think you and I feel parang kulang yung celebration today for the simple reason that our Father Baal is not with us. And in fact, we have to pray hard. Magpasal po tayo, kaya ito pong misang ito, ialay po natin to this man who really loved the company and loved all the people. Many times, yung mga nag-uusap kami, yung pagmamahal po niya sa mga tao, tauhan ng Himlayang Pilipino at saka yung night mass. So this mass, a mass offered in a special way for our brother Baal Diaz. And I think we should remember ang basic principle palagi ni Mr. Diaz mas. Sorry, Dias, I'm beginning to be forgetful. There are three signs kasi daw that you are growing old. The first sign is you begin to be forgetful. Okay? The second sign is... Ano na ba yun? Is that again? So yun, nagiging forgetful na po tayo. Mr. Dias always talk about honesty, simplicity, humility. Yan po. Kaya ngayong habang po ito, ialay po natin muli the work that we do. Humble, hard, honest work. This is our offering to the Lord. And in line with this too, Mr. Dias always called us to be straightforward and honest. And always to follow what is right. Sundin ang matuwid and the rest will follow. And you'll have peace. Alam po yung meron din sa text message, I'd like you to reflect on this. Di po ba yung taong mabait pupunta sa langit? Via Himlayan, Pilipino, siyempre, no? Pero yung taong nagbabait-baitan pupunta sa langit-langitan. Ang taong nagbabait-baitan pupunta sa langit-langitan. Brothers and sisters, the challenge for all of us is to continue goodness in spite of everything. And sisters and brothers, you know, sa akin, pagdating ng anniversary ng Himlayan, it's already parang yan yung point when you start saying, malapit na yung Pasko. Merry Christmas, everybody. Oh, walang Pasko sa puso niyo pa? Wala pa? You must look forward. Kasi yung pong Pasko always gives hope. Kung nakamukmuk tayo palagi sa mga problema, no, there must be hope, pag-asa. Medyo pinahan mo nga ng tingin yung katabi mo. Palagay mo may pag-asa kaya yung umakyat sa langit yan? palagay mo lang, ha? What do you think? Oh, hanggap siya naman. Sana naman. Yun naman ang final destination natin lahat. After our mission, we go to our final destination, heaven. Kaya ngayong hapon po, again, pwede po ba? Let's make a promise to one another. Kasi pagkatapos naman ng lahat, makakauwi tayo in that kingdom where there are no more tears, no more pain, no more sorrow, no more problems, no more goodbyes. Kaya, let's make a promise to one another. Pwede bang kamayan mo yung sa tabi mo, sabi mo sa kanya, see you in heaven, promise.